Hi po, attorney. Seaman po dati ang asawa ko, at may kasunduan kami, na 50% allotment ng sweldo niya, ay para sa suporta sa mga bata. Ngayon po ay land-based na ang work niya, at naging 30% na lang ng sweldo niya ang pinapadala niya. Pwede po ba ako magreklamo? Ilang percent po ba dapat ang ibigay niyang suporta? Ilang percent sa sweldo ng magulang ang dapat ibigay bilang suporta sa pamilya? Ano ba ang support na tinatawag? Ayon sa Article 194 ng Family Code, ang support ay binubuo ng food, dwelling or bahay, clothing, medical attendance, education, and transportation, nang naaayon sa kakayahang pinansyal ng pamilya, kasama na ang schooling or training for some profession, trade or vocation, even beyond the age of majority. Transportation shall include expenses in going to and from school or to and from the place of work. Ibig sabihin, ang support ay depende sa kakayahang pinansyal ng pamilya. Kung kaya ang luho ng isang asawa o anak ay hindi pwedeng isama sa paghingi ng suporta. Makikita sa Article 201 at 202 ng Family Code na ang amount ng suporta ay nagbabago depende sa kapasidad ng magulang at needs ng susuportahan. Article 201. The amount of support in the cases referred to in Articles 195 and 196 shall be in proportion to the resources or means of the giver and to the necessities of the recipient. Article 202. Support in the cases referred to in the preceding article shall be reduced or increased proportionately according to the reduction or increase of the necessities of the recipient and the resources or means of the person obliged to furnish the same. Ang amount ng suporta na napagkasunduan ng magulang para sa pamilya at anak at napag-usapan sa korte ay pwedeng baguhin anytime at hindi pa final dahil pwede itong lumaki o lumiit depende sa financial capacity at kakayahan ng magulang na magsusuporta at depende sa pangangailangan o needs ng anak. Kahit ang desisyon ng korte na i-fix ang amount ng suporta, ang sinusuportahan ay pwedeng bumalik sa korte anytime para itaas ang suporta kung nararapat. Ganun din naman ang nagsusuporta, pwede siyang bumalik sa korte para pababain ang suporta kung ang capacity at needs ay nararapat sa pagbaba ng suporta. Ang amount ng suporta ay hindi rin pwede i-fix ng mga magulang sa iisang amount o percentage lamang. At anumang compromise agreement dito ay null and void under Article 2035 ng New Civil Code. Sinasabi sa batas under Article 2035. Any compromise on future support shall be void. May percentage ba na sinusunod ang batas para sa suporta ng bata? Ang batas ay walang fixed na amount o fixed percentage na tinatakda na dapat ibigay ng isang magulang sa kanyang pamilya at mga anak. Ang amount o halaga ng suporta sa anak ng mga magulang ay depende sa financial capacity at kakayahan ng magulang na magsusuporta at depende sa pangangailangan o needs ng anak. Wala sa batas natin, sa New Civil Code o Family Code of the Philippines na nagtatakda ng porsyento na dapat kunin sa sweldo o income ng magulang bilang suporta para sa pamilya at mga anak. Paano mo makukuha ang estimated na suporta na dapat i-demand sa parent? Para makuha ang estimated na suporta, i-compute at i-add ang lahat ng basic necessities ng anak, like food, shelter, education, medical needs, etc., at i-divide it into two. Kung ano ang lumabas na amount, ito ang estimated na minimum na suporta na pwede ka magsimula ng iyong demand for support. Ngunit, kailangan pa rin na i-consider ang capacity ng mga parents to give support. Dahil ito ay case-to-case basis. Mas magandang kumonsulta sa abogado. Lexmit Teach Ames. Walang nakasaad sa batas na percentage ng sweldo na dapat ibigay ng isang magulang. At hindi mo pwedeng ipilit sa korte ang percentage na gusto mo. Alamin ang batas nang hindi mawalay ng landas. Tumutok tuwing Biyernes sa Everyday Law. Mag-subscribe rin sa aming YouTube channel. May tanong ka pa ba tungkol sa financial support o ibang legal concerns? Magtanong sa abogado for free gamit ang Assist. I-download ang Lexmit mobile app. Available sa App Store at Google Play. Maaari ring mag-register sa www.lexmit.com.